Welcome back mga kalapatids, dito pa rin sa EA Love TV. And today, tatalakayin naman natin yung mga racing pigeon na available dyan sa Bio Pigeons or Bio Research. Mapapakita ko sa inyo yung mga pure lines, the same time yung mga imported lines nila dyan. Kaya kung gusto nyo matungayin yan, samahan nyo ako. Tara! Good day mga ka-EA. Welcome back sa ating YouTube channel. Time check ng ating vlog, 7:19 AM. So ito yung sitwasyon ng ating mga warriors. Ayan. So malinis na yung ating pideran at the same time yung kanilang pinaka parang poop tray sa ilalim, no? So nalinis na natin yan. Maaga na naman tayong gumising. So ito yung ating mga warriors. Ayan. So maya-maya na lang konti magpapakain tayo dun sa ating mga breeder at the same time sa stockbird. Pero dito sa Pliers, dahil alas 8 ko nga sila sinisimulan laging pakainin, so maya maya pa, no? Pero bago ang lahat, eh syempre magpaparonda na naman tayo at pupunta tayo dun sa ating sa aming entrada, no, ng aming lugar. So dun tayo magre-release ng mga warriors. Kaya tara, let's go! So eto na, nakahanda na yung ating mga pagkain sa ating mga breeder at yung mga stockbird natin, no? Ayan, no? So naka-organize. Ito na, nagkukumahog na yung ating mga breeder dyan, no? Ayan. So gutom na, no? Ayan. Alright. Yung mga pangmalakasan natin ng mga YB. Ayan, mga bagong walay. Bang! Ayan na. Tutukaan na yung mga pangmalakasan natin ng mga stockbird tsaka yung YB. Ayan, no? So this time eh magbibigay tayo rin sa kanila ng supplement, yan yung ang tawag nga dito, Enerbon na naka-dilute sa isang 1.5, no, na tubig. Yan, paisip na naman tayo kung ano nga ba talaga yung ginagamit natin para hindi tayo sigurado, no. So ayun, bago tayo umalis, syempre pakainin na natin muna yung ating mga breeder tsaka ito yung stockbird. Yan, so sobrang lugon ni old line homer natin. Ayan si Wanda. Ito na nga tayo mga kalapatids, mga ka-EA. So napakatagal, no? So napakahaba ng biyahe ko, 5 hours. Medyo ko lang, 5 minutes lang, no? Lumabas lang tayo ng subdivision. So ito nga yung entrada ng lugar namin dito sa San Jose del Monte, Bulacan. So dito tayo magre-release para sa training lang, no, ng ating alagang kalapati. Kasi tamad Romona, kaya ito pinipwersa natin na i-release sa medyo may distansyang lugar para nga umikot sila ng todo. So tara, let's go! So dahil nga nandito tayo sa may kalsada banda, no, so iiwas natin sila sa mga dumadaan ng mga sasakyan. So eto, yan, dito tayo magre-release. Papatong lang natin to dito, yan. So yung pinaka-entrance nga ng subdivision namin yan. So yan, siguraduhin lang natin na safe yung ating mga warriors at hindi sila mababalis. Yun. So tara, tara. Let's go, balik na tayo sa loop. Yun, imported pure lines ng Bio Pigeons, Bio Research, yan, mga racing pigeons. So ito papakita ko sa ating mga picture, no. So hanapin nyo lang si Mr. Allen Lee para nga sa inquiries at the same time nakalocate yung kanyang tindahan dyan sa Sukat Paranaque. Yan. So yan yung contact number niya. At the same time meron tayong picture na mga pansir na nag-acquire sa direct sa Bio Pigeon at the same time nagbigay sa kanila ng mga resulta, no. So yan, makikita nyo rin. So maraming salamat sa pagpapahiram ng photo, Bio Research, Bio Pigeon.
Then ito yung list ng mga bloodline at the same time kung pang anong linya, ano pa, no, karera ba, long distance, etc., etc. Tapos para sa ating unang bloodline, Vandenbroek. Oh, ayan, halos maraming gumagamit ng linyada ng Vandenbroek. The same time, Andrei Letar, yan. Dito sa loob, meron din ta Andrei Letar na bloodline. Pero hindi siya direct sa bio research. Pero soon, makakapasyal tayo dyan. Meron din silang Stap Van Riet na bloodline, yan. Speedbird po yan, yung Stap Van Riet, no. So, lahat ng pinapakita nating picture is pinahiram ni Bio Pigeon. At lahat ng ibon na nandyan, eh, mabibili nyo lang sa Bio Pigeon, no. So, meron yan certification. At the same time, meron kayong libreng tour pag napasyal kayo sa Bio Pigeon. Yan. So, meron din silang bloodline na Trenton. Ito, maganda yung klase ng bloodline na to, no. So, nakadesign to para sa hawk. Parang ganun. Tapos, yan, pinag-cross nila yung Stap Van Riet tsaka Trenton, no. From long distance, tapos endurance. Yan. Napakagandang bloodline. Tapos, meron din sila ditong Roger Florizon. Yan, so meron mga ilan-ilan na mga big fans here na ito yung mga bloodline na mga ginagamit nila, no. So, ayan, makikita nyo sa picture. At the same time ito, Mollemans. Yan, meron din gumagamit ng mga big fans here na ganyan, no. Mollemans. Yan, ang ganda ng kulay. Off color na, off color. Yan, meron pa tayo yan. Yung Mollemans yan, for long distance tapos may speed pa siya, no. So, maganda talaga siyang pangarera. Long distance na, speed pa. Tapos meron din tayong Paul Sayon. Yan. So, ito. Galing pang California, no, yung lahi niya. Yan, nakalagay. Tapos, Luis Van Loon. Long distance plus speed bird din siya at the same time. Maliliit lang yung ilong pero napakaganda, napakahusay yung... Huwag kayong dumipende sa ano, no? Sa ilong. Dumipende kayo sa performance. So, ito meron din sila ditong White Bandit Jansen. Yan, no? So, kung babasahin nyo yung history ng picture na yan, so talagang makukurious ka, no? So, 17 times na nag-champion yung ibon na yon. So, eto, yung breed ng Jansen. May saddle din sila mga Jansen doon. So, makakapili kayo kung sakaling makakapasyal kayo sa Bio Pigeons. Yan. Tapos, meron din sila ng John Arden na mga breed dyan, no? Mga imported pure lines yan, no? Yung mga hawak ng, ano, Bio Pigeons. Yan. So, hindi kayo magsisisi pag nag-acquired kayo ng ibon. Yan. Meron din sila mga crested na John Arden. Yung kala mo may puyo. Yan. Tapos, Lucine Bastin. Yan. Ito, magandang lahi rin to. Itong Bastin. Subok na subok din. So, halos lahat ng pinakita ko sa inyo, eh, mga magandang bloodline yan. No? So, kayo na lang talaga mamimili. Yan. Meron din sila dito, African Black Eagle. Stream Long Distance Speedbird. Yan. Pang hard race. Yan. Napakaganda, no? Ang astig ng tindigan ng African Black Eagle, no? Quality. So, wag na kayo mag-atubili na pumasyal, no? So, meron din sila yung Stitchel Bout. Yan. So, magandang bloodline. So, halos lahat talaga ng bloodline na pinapakita ko dito sa clip. Eh, mga subok, tsaka mga gandang bloodline. Tapos, kung makapasyal kayo nga sa Bio Pigeon, wag nyo kong kakalimutan, puntahan din yung Pigeon Mart nila, no? So, marami kayong product na mabibili dyan. At the same time, maraming pagpipilian. Yun. Oh my God! Wow! At ayun na nga, no? Welcome back mga ka-EA. At nandito na rin agad yung ating mga flyers. Ayan, no? Hingal na hingal yung dalawa. Si B1, tsaka si Cheche. Tapos yung dalawa na bagong tinitraining nga natin na Warriors. Eto, nandito sa may kable, nakadapo. Ayan. So, okay naman yung ronda nila kahit naka 5 minutes. Naka-ronda naman tong mga to, no? So, laking bagay na. 5 minutes. Asara ko sa mga kamot dito, ah. So, ayun na nga, no? So, natunghayan nyo na rin yung pinakita ko sa inyo na mga imported and pure lines na mga racing pigeon nga, no? Dyan sa Bio Pigeons. So, available yon lahat dyan sa Bio Pigeon. Kung gusto nyo mag-inquire, kontakin nyo lang si Mr. Alin Lee. Yan. So, maraming salamat sa pagpapa-unlock na ipahiram yung mga photos, no, ng Bio Pigeon at the same time sa imbitasyon. At soon, makakapasyal din ako dyan pagtapos ng ECQ na to, no, Sir Alin Lee. Yun. So, tara, pakakawalan naman natin itong mga bago nating mga i-viewing at yung mga bagong flyers natin na nandito bago tayo magpakain. At ayun na nga mga ka-EA, ubos at walang laman ang ating flyer slope. Ayan, no. Kung titingnan nyo,
Wala na yung mga ibon natin dahil nandito nga sila at naka-viewing at asa rondahan, no? Ito, mga pasaway natin mga ibon. Ayan. So, yung apat dyan na pinakawalan ko, si B1, si Cheche, si Luca, tsaka si Black. Ayan. Tapos yung nahalo dyan, yung bago nating flyers pa ulit na hindi pa masyadong veterano sa rondahan. Yan, Dirty Blue Bar na naka-North Ring natin, na line breed nga, no? Koopman. Tapos yung kapatid na buo ni Luca na Jansen Relaxion, yung isa pang white flight na medyo light yung pagka-checkered. Yan. Alright, so hahayaan ko lang muna silang manginain ng konti, pero hindi pa nga tayo nagpapakain, no? So mamaya susubukan natin silang pituhan kung magtatrap nga sila ng mabilis ba o hindi, no? Dahil yun nga madalas yung ginagawa natin training dito sa mga to, no? Parang sa nalalapit na North Derby race, eh pagka umuwi man sila, no, mahuhuli natin agad kung sakaling magtatrap sila sa kanilang lop. Paano masabi? Mga kay Ace, oras na lang kain nila, no? So, time check natin is 8:06 AM. So nandito banda yung ating mga ibon. So susubukan natin kituhan. Actually may pumasok na isa. At ayun na nga yung update natin mga kai, at successful naman kahit papano yung ating training, no? So hindi nga lang sila ganun agad rumekta, pero kumuha rin ng mga ilang minuto bago pumasok. So meron lang dito natira na dalawang itim, which is naka-scotch tape naman at naka-viewing system pa yung ating dalawang young bird na yan. So yung isang black na naka-tape, eh kusa na rin pumasok, nandito na, yan, tumutuka na. So, alright, maganda yung progress ng ating training para sa ngayong session. At hanggang dito na nga lang muna yung ating vlog for today. So, maraming salamat sa panonood. Huwag kakalimutang mag-like and share. At paabang yung ating nalalapit na parapol gift bird, no? So, maglalabas ako ng mechanics this week. Then, maraming salamat sa mga nanood nung live ko nung isang araw ng hapon, no? Yun. So, maraming salamat. Ingat kayo mga kalapatids. Keep safe. God bless.